Pepsters, and welcome to Pep Talk. Ang guest po natin ngayon ay hindi lang isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz, kundi isang napaka-talented na artist din sa ngayon. Ladies and gentlemen, please all welcome the very pretty and talented Miss Glyza De Castro. Hello! Hi! Magandang umaga, magandang hapon at gabi. Glyza, ako nga pala kasi tatanong ko lang, lately nagpo-post ka ng mga pictures mo sa Instagram and Facebook. Nanggaling ka sa Japan? Yes. Nung second week ng January, doon ako nag-birthday. Kasi pangarap ko talaga related. Yun. Salamat. Sobrang lamig lang kasi na-timingan na medyo tagtunaw yung mga yelo doon. Pero yung overall experience, sobrang sarap, sobrang saya. Nabanggit nga sa akin ni Mami Christy mo na talagang pangarap mo raw na makarating ng Japan. So, oy, it was bata your first lang, time? Second time ko na. Second time. O kasi nung unang beses, for work naman, na-timingan lang na nag-taping ang magpakilanman sa Japan. Tapos na sama ako. So, tuwan-tuwa ako kasi 3 days din yun. Tapos kahit papaano, nakapag-ocular na ako. So, ito na yung mga places na sasabihin ko sa kanila na himbag na nating puntahan, o ito yung mga places na babalikan namin. So, nagkaroon din ako ng mga connections nung una kong time. Katulad nung nakilala kong Pilipino, tapos nag-meet kami ulit nung January, siya yung nag-drive naman sa amin. Kaya nga ito yung inuna kong itanong sa'yo, na yung trip mo sa Japan. Kasi lately, ito yung pinagkakaabalahan mo ngayon, ano? Aside from katatapos mo lang nung album mo, nag-aano ka ngayon ng music video from that album, di ba? Yes. Nag-aano ka ngayon. So tell us about this album of yours. Nag-start ako. Actually, Anong title muna? Synthesis. Nanggaling yung title na yun kay Benjamin Alves. Kasi nung nag-iisip ako ng title, sabi ko gusto ko ibang word for like fusion or collaboration kasi yung proseso nitong album na to, ang dami talagang tumulong sa akin na mga napaka-talented din na mga artist and musicians. And sobra akong grateful sa kanila. So ayoko siyang i-acknowledge na parang solo album ko siya. Nagsimula akong magsulat mga 16 ako tapos palaging sa garage band lang. Mga tulog-lata. Tulog-lata talaga. Tapos yung strum ko yung talagang makatugtog lang. Three chords, ganyan. Tapos minsan hindi ko pa alam kung anong tawag sa chord na yun. Nag-iimbento lang ako. Tapos minsan kumukuha ako ng coins. Tapos ginaganan ko lang sa gitara. Kung ano-ano garage lang. Talaga. Oo. Until yung friend ko na director, challenge na ako. Sabi niya, Glyza, gusto kong gawan mo ng ibang melody itong kantang to. Yung kantang to ay title niya Dapit Hapon. It's an 80s song. Parang sumali yata siya sa Metro Pop itong song na to. So nung narinig ko, sabi ko, shucks, paano kaya to? Pero maganda kasi yung message about sa youth na huwag mong sayangin yung oras mo na binigay sa'yo. Gamitin mo na to dahil hindi mo alam kung anong mangyayari. Diba? So, yun yung pinaka-idea ng song. Ilang taon ka? Two years ago. Two years ago to, nagsimula lahat. Nung yung realization ko na pwede pala akong mag-record talaga sa isang professional recording studio. Pwede ko pala ituloy itong mga kanta ko na naka-imbak lang sa laptop ko. So, ayun yung parang nag-wake sa senses ko na gusto ko talagang mag-record. Gusto kong tumugtog, gusto kong kumanta. At kaya ito na yung Synthesis. Yes. Nabuo na from that way back 2 years ago. Yes. Yung kanta na yun, nagkaroon kami ng problema doon sa copyright kasi hindi namin makita yung original composer. Mm-hmm. So, what we did, nag-meeting kami, tapos we made a totally different song kasi English na siya ngayon. Yun yung carrier single ko. Yun yung Dust Till Dawn. Ito pa, may isang interesting trivia from your album. Two of the songs there, ang gumawa pala is si Angelica Panganiban. Oo, si Angelica. Actually, hindi rin namin na-imagine na mabubuo talaga siya ng
na sa isang kanta. Mm-hmm. Kumbaga magiging legit na song siya. Mm-hmm. Kasi nung time na yon, medyo may mga pinagdadaanan kami. Pareho kayo, kayong dalawa? Oo, tapos nag-text lang siya sa akin. Na napakahabang text, parang in the middle of the night, parang ano to, napakahabang text na to. Tapos nung binasa ko, okay, song siya. Kasi si Jelay, mahilig talaga siyang magsulat. Mm-hmm. Pero lagi lang sa sarili niya, lagi mm-hmm. lang sa mga close friends niya. Tapos sabi ko, pwede to eh, ang ganda kasi ng message ng kanta. Eh, wala akong ginagawa, so sabi ko, sige nga, try ko nga ang lagyan to ng melody. Mm-hmm. Tapos nirecord ko ulit sa GarageBand, yung usual process ko na gitara lang, tapos boses, sinend ko sa kanya. Nung time na yun, nasa Barcelona siya. Tapos nung narinig niya, tumawag siya sa akin, Amiga, ang ganda! Taas ako yung talaga, buti naman ang gustuhan mo. Tapos yung director ko na friend, etong nag-challenge sa akin, sabi niya, record natin yan, sunod natin dun sa Dust Till Dawn. So, yung dalawang songs na yun, ang isa sa mga na-record dun sa album. Ano nga uli niya yung director friend mo na nagbuhay siya? Siga. Si Dante Garcia. Dante Nico Garcia. Siya yung nagpush. Ngayon, at two songs, Barcelona and ano yung isa pang ginawa ni Waiting Shed. Waiting Shed. Actually, apat yan eh. Meron pang London song eh. Meron pang may ganti pa. So, yung dalawang yun, hindi pa namin na-areglo. All four from Jelay, from Jelica. Pero yung nasama lang sa album, dalawang song. Dalawa. Mm-hmm. Ano naman story ng yung Barcelona is about, alam ko parang kay... About love. Kanta niya yata kay JLC yan, di ba? Or someone else. Basta, okay. Tungkol sa pag-ibig. Si Jelay kasi kapag nagmahal talagang all out eh. Mm-hmm. Yung isa naman tungkol sa pag-aantay, kaya waiting shed. Kasi inaantay na yung tamang panahon na tamang tao para sa kanya. Yun nga, kasi di ba taga kapuso ka, pero may mga friends ka from Kapamida, ang hindi masyado nakakaalam na fans dito. You used to be Star Magic talent. Yes. Your batch 11. Kabatch ko sa Polinduna, mm-hmm. si Paolo Paraiso, sila Carla Humphries, yan. Mm-hmm. Anime, sila mm-hmm. Sila John Wayne, sila Raver. Bata pa sila nun. May ano, may communication na pa with sina Rojun Raver, sina Maha. Si Rojun na nakakasama ko ngayon sa Sunday All-Stars. Mm-hmm. Tapos sila Maha, hindi na masyado. Minsan nakikita kami kapag out of town shows, sa aeroplano, ganun. Mm-hmm. Kumusta naman yung closeness? Okay pa rin ba? Or? Nandun pa rin kasi once na may pinagsamahan kayo, hindi naman nawawala yun eh. Di ba? Pura na lang kung meron kayong issues before. Mm-hmm. May ilangan. Pero so far, wala naman yun. Akong naging ganun problema. Sa showbiz, no? Walang. Ikaw kasi parang nakikita namin, ang parang circle of friends mo, ano ba yun? Parang sa in a circle with indie circle lang ba or with the band circle? Hindi masyado sa showbiz ? Depende. O kapag naman kasi nagkaroon ako ng connection sa tao, regardless of kung saan siya galing, kung indie ba siya o mainstream siya, basta may certain connecting factor kami. Mm-hmm. Kumbaga, okay lang eh. Parang kayo nina parang last time nakausap ko si China. Oo, si China. Oo, kasi nakatrabaho ko siya sa Dading. Mm. So nagkakwentuhan kami tungkol sa mga proseso ng buhay, sa mga napabayaang pangarap. #hugot. Oo. Pati ayun, nabanggit mo na #hugot, si JM din, di ba? Mga yun mga kaibigan mo, mga malalalim na tao din. Well, si Al Chris kasi, yung kapatid ko, mas madalas silang nagkakasama. Syempre kapag lumalabas, ako nakikisama. So, nakikilala ko rin sila. Nabanggit mo na si Al Chris kasi, di ba? Ang kapatid mo, he's younger than you, ng one year lang. Nakwento nga din sa akin ni Mami Christine na you're super close. Kumbaga, parang, tandem kami nun eh. Kumbaga, sa ninja, yun talaga yung partner ko eh. Pwede pa banggitin yan? May tattoo kayo pareho na? Oo, ito. Kuro. Sa kanji. Anong ibig sabihin black.
Si Alkis meron dito, white naman. So, Kuroshiro. Mm-hmm. Kasi meron kaming paboritong anime na film, yung Tekken King Creed. Mm-hmm. So, nung napanood namin siya, parang feeling namin kami yung dalawang characters na yun. Mm-hmm. So, nagkaroon siya ng connection sa amin. So, nag-decide kami na, sige nga tol, ano tayo, patato tayo, sibling tattoo. Mm-hmm. Mga kabataan talaga. Ano sabi ni mami sa kanil daddy? Ayun, na-surprise na. Ganun, yun naman. Surprise lang. Medyo. Hindi kasi si na mami at daddy, being artists them, themselves, mm-hmm. naiintindihan nila yung mga ganung ano nyo, no? Yung mga ganung trip nyo. Naiintindihan nila, it's just that yung generation nila, iba sa generation ngayon eh. Kumbaga, may mga factors na hindi nila masyadong naiintindihan sa ngayon at may mga factors din na hindi namin naiintindihan. Mm-hmm. Pero ang maganda nun, nakakakuha kami ng advice sa kanila eh. Kasi lalo na pinagdaanan nila yung mga pinagdadaanan namin ngayon. Kumbaga sila talaga yung guide namin. Mm-hmm. Yun nga yung mga speaking of mga pinagdadaanan, mm-hmm. about 2 years ago, may mga pinagdaanan ka rin. Ano? So ano, kumusta na? Although kahit matagal na yun, sa akin, ano siya, essential siya. Essential. Dahil, syempre, lahat naman dumadaan sa mga ganong klaseng, ano, diba, mga problema or pagsubok. Pero, hindi kasi ako yung tipo ng tao na nagdudwell sa past, eh. Mm-hmm. Kapag may nangyari sa akin, kumbaga parang nagiging, ano pa nga siya, eh, nagiging drive pa para mas lalo akong lumaban. Ganon. So, parang ano yun, eh, parang you just have to move forward. Ano? Yes. Oh. Pero ano, if ever ba, banggitin, okay lang sana kung banggitin na. Okay lang sa akin, kaya lang medyo nahihiya kasi ako. Kasi so far, dalawa pa lang na showbiz, na galing sa showbiz yung mga naging nalinks, diba? It's Patrick Garcia and Felix Rocco. Ganda lang ngiti, oh. So, ano, wala na ba? Naalala ko lang yung kabataan ko. Kabataan talaga! So, yun yung mga ano na mga pupusok mo ng ano. Yun yung talagang wala akong takot eh. Pero okay naman eh nung kausap ko nga si Mami, sabi niya hindi naman daw siya nagka-problema sa iyo. More on mas kinausap nila yung mga na ano, mga boys. Hindi kasi ako naman hindi na nga ako nagdudwell doon sa kung ano man yung nangyari ngayon. Parang part siya ng proseso ko eh. Part siya kung sino ako ngayon. Mm-hmm. Sabi, ano, if ever ba, mangyari ulit na taga-showbiz, okay pa rin ba sa'yo? Hindi ko alam eh, hindi ko masabi eh. Kasi, right now, you're single, di ba? Oo. Yung press release mo, single. Hindi, yun talaga yung totoo. Single. Yeah, wala akong mga, ano, mga showbiz answers. Mm-hmm. Pero, yun talaga, as in, gusto ko kasi kapag dumating yung tamang tao na yun, o yung tao na makakasama ko, gusto ko for the rest of my life. Wow. So, hindi ba kinda extreme naman yun? Na isa lang tapos for the rest of your life? Well, nangyayari naman yun sa totoong buhay kasi yung ate ko, ganun eh. First and last ganun. Eh. Yung ganun. So, naniniwala pa rin ako na meron pa rin mga ganung tao. If ever, ano ba yung mga qualifications? Pinaharap eh, parang ano eh, parang yung dating service lang eh. Ano ba yung mga ayaw ano, ko naman sabihin na mataas yung standards ko kasi sabi nila, kaya wala ka pang boyfriend kasi mataas standards. Hindi naman eh. Parang sa akin, unless ma-feel ko talaga na ito yung taong to, talagang paglalaban ko siya eh, mm-hmm. di ba? Sa ngayon wala pa eh. Pero, syempre importante sa akin na pinapahalagaan yung pamilya. Mm-hmm. Kasi di ba, paano kayo magsasama kung medyo, ano siya, kumaga parang, hindi siya ganun ka-protective sa family niya o hindi niya masyadong pinapahalagan yung family niya, more naka-focus siya sa self niya, yung ganun. Makikita mo yun sa isang tao eh, kung ano yung mga dreams niya, kung kasama ba doon yung pamilya niya o hindi. Sa akin, importante na kasama yung pamilya mo sa mga pangarap mo. Tapos, ano ba, syempre yung pasensyoso kasi may tendency ako na, ano eh, na medyo pabago-bago yung mood ko. Well, natural naman yun sa mga babae. Lalo yung artist. So, di ba, nakarelate si ate. So, ayun, kailangan, makaka-adapt siya dun sa mga moods na yun.
Mahirap ba? Hindi, saka lalo na kung katulad mo, artist, syempre, minsan, pag hindi mo nakuha yung gusto mo sa ginagawa mo, minsan, malaki epekto rin sa'yo, no? Oo. Hindi, saka importante na talagang magkatulungan kayo, hindi kayo nagpapaliksahan. At pareho dapat kayo ng interest, or yes. Is it, ano? Well, may bonus na lang. Bonus yun, na parehas kayo ng interest, pero... Ano, kahit na hindi kayo parehas ng interest, pero nagkakaintindihan kayo at nagbibigayan kayo, yun na yun eh. Di ba? Let's talk about your, ano, kasi aside from being an artist, being an artista, being talented, businesswoman ka rin. Recently, may, ano, parang may binuksan kang business, di ba? Yes. Yung restaurant business mo. Runner's Kitchen. Oh, Runner's Kitchen. Mm-hmm. This is located along... Sa Along Tomas Morato. Mm-hmm. Nag-open kami last year, December. Soft opening pa lang naman yun. So, ngayon, yung mga menu namin, initial pa lang yun. Madadagdagan pa siya siguro in the coming months. Pero, nakakatuwa kasi hindi ko talaga na-imagine na mag-business ako. And yun yung parang pinaka-lasting on my mind. Yung maging businesswoman. Or humawak ng alam mo yun, mag umintindi ng mga babayarin or ng mga... Ikaw lang ba mag-isa or may partners ka? Sampu kami dito. Sa Runner's Kitchen, sampu kami partners. Hindi pala sampu, corporation na pala. Corporation. Actually, corporation kami dito. So, isa sa mga trade names namin yung Runner's Kitchen. So, dito muna kami nakafocus ngayon. Bakit Runner's Kitchen? Kasi, ano yun? Nagsimula kasi so... nung tumatakbo kami nila Sander. Tatlo lang sila nun actually. Si Sander, si Stephen, tsaka si Abby, si Dennis. Yan, yung mga... katropa nila. Ano ba to? Showbiz din to mga to? Or? May mga showbiz, may mga... Pero more on ano eh, sa photography, directing... Basta, ano, arts? So, arts. Same ano lang naman din. Same industry. Iba-iba lang ng ginagawa. Mm-hmm. So, nung in-invite nila ako na, Glyce, tara, gusto mong sumamang tumakbo. Sabi ko, sige, anong oras? 6 a.m. Ha? 6 a.m.? Tulog pa ako niyan. Pero since gusto kong mag-try ng something new, gusto kong baguhin yung lifestyle ko kasi nocturnal talaga ako eh. Mm-hmm. Pero gusto kong i-practice din yung sarili ko na gumising ng umaga, na maging productive. So, sumama ako sa kanila. So, habang tumatakbo kami, syempre may mga pagkakataon na nagkakakwentuhan kami habang tumatakbo. We came up with an idea na ano kaya kung mag-put up tayo ng mobile truck tapos mga healthy food yung isi-serve natin. Kasi after running, naghahanap kami kung saan kami pwedeng kumain eh. Eh, syempre yung mga available na restos doon o kainan doon, medyo sayang yung, mapapaisip ka, sayang yung tinakbo ko. Baka hindi tapsilogan kasi. Actually, nagtatapsilog kami pero gusto pa rin namin may healthy ingredients, kumbaga safe kami doon sa kakainin namin. Naisip ko lang din ano, nocturnal ka tapos gusto mo tumakbo. Mahirap din naman tumakbo pag madilim yun, pag gabi. Dati ganun yung ginagawa namin kasama ko yung kapatid ko, pero since buti hindi kayo napagkakamalan kasi. Napagkamalan nga. Tumatakbo kayo. Tapos, actually, ilang beses kami napapagkamalan. Oo, tumatakbo tapos. Na ano na, gabi. Natatawa na lang kami. Sanay na. Mm. Oh, isa pang business mo, ano, eto nga, itong yes. Galura, Galura Studio. Ano itong ano, ano bang ino-offer dito sa... Workshops. We offer workshops in acting, guitar, piano, voice lessons. Mm-hmm. Tapos, violin. Ayun. Ikaw ba mismo nagtuturo or hindi, may mga instructors sa'yo? Wala akong sapat na kaalaman. Pero meron kami mga instructors. Mm-hmm. Ito yung mga kinunan kanina na, yes. Sa guitar, sa violin, sa piano, and voice lessons. Oh. Tapos, paano ba? Paano bang rates? Ano bang, alam mo ba yung... Depende. Kasi kami rin nag-formulate ng mga rates na yun. Eh. Medyo masakit sa ulo. Pero in the end, talagang kailangan mong pag-desisyonan eh. Meron kaming one-on-one sessions. Meron din kaming group of two. Meron kaming group of three. Sa ngayon, nakafocus muna kami hanggang group of three or four. Kasi, syempre, maliit pa lang yung business namin. Maliit pa lang itong lugar namin. So, gusto rin namin na
hindi ma-compromise yung lessons o kung ano yung matututunan ng mga estudyante. So, we want to start small. Hihilingan ka sana namin ng ano ng sample from your album. Pero bago 'yun, bago natin gawin yung mapalan, hindi na nakalimutan ko 'yung tanong. Aside from your album, 'di ba meron kang gagawing TV show? Pero hindi pa pwedeng banggitin ano? Oo. Pero with GMA? With GMA. Oh, baka next month 'yun mag-start kami. Oh, kasi your contract artist. Tapos sa movies, meron ka bang ano? Movies? Wala ako ngayon wala masyado sa movies eh. Hindi. Wala pa masyado. So, bago tayo mag-pep talk challenge, hahandugan tayo ni... Dito. Hahandugan po tayo ni Glyza De Castro ng a cut from her independently produced album na Synthesis. Available na po ito siguro by... ngayon, nagbibenta na ako. Direct selling. Direct selling. dito po sa sa school nila and sa mga lugar na sa Runner's Kitchen. Runner's Kitchen. At ang karantayan niyo po is yung kantang kinompose ni Angelica Panganiban yung pong Barcelona. So, here she is, Miss Glyza De Castro. Laban man ang lahat, iwan ka man ng samahan. Lumayo na ang mundo, ito'y walang kapares. Walang kapantay sa mundo nating walang sukatan, walang humpay na ligaya sa inakala nating walang tama sa mundo. Sinungaling bumuo ikaw at ako, kasama sila, walang panghusga, ikaw at ako. Sorry. Para sa ating pep talk challenge, since si Glyza De Castro po ay isang magaling na actress at tayo na sa kanyang school for acting din, aside from sa iba pang mga courses offered, hinilingan po natin siya na mag-take ng pep talk challenge na artihan. Ang tawag po natin dito sa challenge ito ay ruleta ng kaartihan. So, bago po magsimula, magbubunutan kami ni Glyza ng sa mga papel na to, ng mga pangalan ng mga artista na gagayahin namin. So, hindi naman ako papagalitan kapag napanood to ng mga artista. Hindi naman siguro. Okay, kinuha ko to isa. Okay. Tiga ka na to. Sige. Tigatlo tayo. So, this one is yours. Ayan. So, since ikaw yung guest, ikaw yung mauuna. So, pakita natin kung sino. No, baka pagalitan ako. Baka hindi ko mabigyan ng justice. Ayan, si Jacqueline Jose po ang unang napili ni Glyza. Niya-arte niya, kung paano niya i-arte yung itong nasa ating ruleta ng kaartihan na Romantic Ideas. Romantic Ideas, yung ipipitch niya.
na, sir. Yun na. Yun okay, na. So, you may begin by pressing. Yan. Buy flowers. So ako si Jacqueline Jose, magsasuggest na romantic ideas na yun nga, buy flowers. Paano niya sabihin? Okay. Focus. Alam mo, iho, kung ikaw manliligaw ka, dapat may mga paandar kang pa-flowers. Yung fresh ha, hindi yung artificial. Gets mo? Oh! Mga panlaan! Okay. Jackie yung si po yan. Pero siya isang ano line, di ba? Na ano yun? Yan yung ano? Mga ano, yan yung mga, ano tawag doon? Hindi yung sa papagang. Ano yung, ano na, yung... Okay. Line. Basta yun okay, na okay, moving on. Moving on. So ako naman, ay! Marian Rivera. Ayun. So paano to? No. So kung si Marian Rivera ay magsasuggest ng romantic idea na love note, paano si gagawin niya? Ano may ano ba to? May judge? O may score? Ah, may score. Marian Rivera. So, paano ba? Ano mo trademark ni Marian Rivera? Ikaw, kaibigan mo si Marian Rivera. Ikaw! Ano? Ikaw ang gagawin. Oh God. love note. Kung manliligaw ka, siguro, dapat sulatan mo siya. Okay na. Marian Rivera. Marimar, di ba? Okay. Sige. Next. Okay. Sige, next. Oy! At least we're having fun. Sino yan? Coco Martin. Coco Martin! So, ang iaarte po ni Glyza ay si ang hirap ng mga gagayahin ko kasi nguhusay nito eh. Oo. So, mag-suggest ka ng twinning. Ay, ako nag-ikot. Ikaw pala ay, dapat mag-ikot. Sige, sige. Surprise. Surprise. Oh, paano mo? Coco Martin. Surprise. Okay. Again. Hmm. Yummy. Surprise! Di naman. Okay. There you go, Glyza as Coco Martin. Magkaibigan ba kayo ni Coco? Okay. Kailan ako siya. Kailan na rin naman ako. Yun! Madali na to. Madali na to. Robin Padilla. Ay! Daya! Yan talaga yung... Sige na. Ay, hindi. Hindi! Hindi! Nakatupi. Nakatupi. Love note ulit. Love? Isa pa. Isa pa? Oh, isa pa. Request po ng audience. Isa pa raw eh. Massage. Sige, tol. Kapag lumabas kayo ng sweetheart mo, dalhin mo sa masahihan. Pero dapat magkasama kayo kasi baka mamaya, kung ikaw lang mag-isa, isipin niya, humingin ka ng happy ending. X pa din. Ano po talalagay niyo ba sa screen? X yan? Okay. Robin Padilla po. Okay, last. Liver lover. Yun na. Angel Loxing. Okay. So, paano to? Okay. In fairness, ah, challenging tong game na to. Yan. Ay! Love note. Love note. Oh, so, isa pa? Kailangan, okay hindi? Okay lang sa akin. Okay lang? Oh, sige. Alam mo kasi,
Nakatanggap ako ng love note kahapon galing kay Luis. Sobrang, sobrang siyang, ang saya pala ng pakiramdam, no? Na kapag ka nakakatanggap ka ng love note, parang feeling mo talagang importanteng importante ka dun sa taong yun, no? Gets mo yun? Galing, no? Pwede. Nakalimutan niya lang. Meron bang gano'n? Di ako masyado na nakapala. Gets mo yun? Angel Oxin po yun. Kung nalilito kayo. Hindi, kamukha niya kasi din. Grabe to. Grabe. Nanginginig ako. Nanginginig ka? Magkaibigan naman kayo ni Angel. Oo oh, naman. Nag-cover kayo. Eto, di naman ako kilala dito. Okay lang. Nora, Nora. Ayun, ay! Ang bil... Ang Daria! Si Ryan Bulo. Ay, sorry po. Hindi po. Si Nora Unol po talaga ay isang... Idol po niya. Ayun. Okay. Paano ba ito? Dapat sa iyo ito eh. Ang dali kaya. Ang dali nga nung sa'yo. Sa save ka niya siya daw gagawa. Ay, sa save mo ako? Ikaw gagawa? Hindi ka na. Sir, talaga. Dinaan pa sa ganyan. Saan ba dito, no? Kung lalabas kayo, manood na lang kayo ng sine! Manood kayo ng sine! Okay na yun? Sine. Okay, there you have it! Ang Pep Talk Challenge with Estrella de Castro! Salamat po! Wow, daming audience! Okay, bago tayo magbakas dito sa ano, sa Pep Talk natin, paki-promote muna yung aside from your album, kung may upcoming shows, meron bang more shows, saan ka pwedeng puntahan, itong mga businesses mo, saka social media. Ayun, follow niyo ako sa Instagram, sa Twitter, Glyza Redux. Sa Facebook naman, Glyza De Castro yung fanpage ko. Tapos, i-follow niyo din ang account ng Galura Studio sa Instagram at Twitter. At kung meron kayong mga questions about the rates or the services, mga workshops, email niyo lang ang galuratalentcenter@gmail.com. At makikita niyo naman doon sa Instagram namin yung phone numbers, yung address, at mga updates. Ayan. Tapos, yung album ko naman, magpo-post din ako ng mga details kung kailan ako mag-gig. Tapos kung saan nyo siya pwedeng mabili. Pero for the meantime, since wala akong distributor, pwede kayong bumili directly sa akin. Oh, makikita nyo pa si, ano, si Liza. With fan sign. Oh, with fan sign. Okay. Yung isang pang business? Ayun, Runner's Kitchen. Bisita kayo sa Runner's Kitchen sa Tomas Morato, Creekside Square. It's beside Mini Stop. Sa meron din kaming account sa Instagram, Runner's Kitchen PH. So, lahat 'to mga healthy food. Sa mga vegetarians, meron din kaming food para sa inyo. Tapos yung mga meats namin, organic siya. So, sa lahat ng mga gustong mag-lean towards healthy lifestyle, healthy eating, Runner's Kitchen. So, there you have it, ladies and gentlemen, Pepsters. One more time, let us all clap our hands for Miss Glyza De Castro. Thank you very much. Salamat, salamat, Pep. Na-enjoy ko yun. Thank you. Ito yung Pep Talk Challenge. So, Pego ba yun? Challenge. Oh, meron yun. Pwede yung cut na lang.